scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning mga kakampi OFW ngayon dyan sa buong mundo na nagtitiis at nagpapakasakit sa ating mga pamilya. Ako po si Ismael Abaya at nandito na naman tayo, mag-uusapang halala naman po tayo. Good morning din po sa mga Muslim brothers natin and sisters at siyempre sa mga non-Muslim brothers natin. Ito po ay usapang halal at tayo ay siyempre January 7 ngayon po 2020. Nako, nakita na marami na naman tayong pagkukwentuhan, nakita na naman tayo. Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita. Nakita nyo, ang ganda ng set natin. Thank you sa Kakampi Online at may bagong improvement. Nako, laging nagle-level up. Nakita nyo naman yung likod ko. Moving. At tapos yung nasa kaliwa ko, kanan ko naman, nandiyan yung logo, yung H po yan. Yan po yung One Halal Global Consultancy. Yan. Tapos yung sa kabila po, sa baba, yan po yung ating advocacy na One Halal Association of the Philippines. Ang objective po niyan, yung association, is to uplift the micro-entrepreneur, micro-producer of halal product. Kasi there's a growing and a trillion dollar industry for the halal industries. Industries po, kasi marami po yan eh. Isang matunog na pinag-uusapan, lalo na po sa SEA Games na nakaraan, eh yung halal food. Yung halal food production. Pero tayo po, siyempre, malawak po ang halal eh. Meron po sa media, meron sa non-food, cosmetic, pharmaceutical, banking, Islamic banking. Ah, nandiyan po yung mga ano pa, mga clothing. Ito, kamukha nito. Ito, makikita nyo itong nakasabit sa akin ngayon, bukod sa kurbata ko po. Ito po ay handmade from Marawi. Ito, soon, tutulungan natin to. Ito yung mga ating advocacy. Tutulungan po natin yan. Ito, nung nando po ako sa Go Negosyo Mentor Me on Wheels nung sa MOA, SM MOA, eh meron pong dumalaw sa akin na mga kapatid na sisters, Muslim sisters from Marawi na may advocacy sila na tulungan itong mga producer, itong mga authentic, ha? Ito, magna to, wala akong makikita nito basta-basta, kundi doon sa Mindanao. Yan po ay mga souvenir item na pwedeng tulungan natin, yung mga producer natin na maliliit. Siyempre, dinadala natin sa Manila para dito ibenta. Yan. Ang One Halal po, supportive po niyan sa ganito mga advocacy. Ngayon, mapunta po tayo sa One Halal Global Consultancy. Yan po ay consultancy firm from farm to plate. Actually, we can facilitate the certification through our Muslim halal certifier. So, there are about mga average of more than 10. Yung mga prominent, yung mga 10 dito sa Metro Manila. Yan po ang mga ating collaborators. Yan. Ngayon, masaya tayo kasi malapit na buksan ha. Yung ating good news ha, meron tayong bagong bubuksan na isang One Halal Community Franchise Store in the province of Pampanga. Alam niyo ba, Pampanga, ano yan eh, Muslim area yan eh. Wood sa Palawan, galing din ako ng Palawan. Thank you nga pala kay Governor ng Palawan. Ayoko na banggitin, alay.
Galvez. Oh, yeah. Ngayon, meron ding ano diyan, ginawa kaming seminar with the National Commission for Muslim Filipinos, Halal Tourism po sa Palawan. Kasi ang Palawan po, kung tutuusin eh, ang gandang puntahan ng ating mga tourists, local and international. Kaso, siyempre, kailangan nilang maging Muslim-friendly tourist destination. Yan po ang ating pinag-uusapan madalas. Siyempre, bago yan, pero ang topic natin ngayon, yung halal franchise industries. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, ang daming industries ng halal. Food lang ang medyo narinig natin kasi yun ang medyo madaling ma-explain. Pero tandaan nyo, ang definition po ng halal, para sa mga hindi nakakaalam pa ho sa ating mga non-Muslim brothers, ito po ay pag ginugil nyo, makikita nyo permissible, lawful, yun, acceptable, yan, yung mga ganon. Yung mga ganong meaning na very practical. Pero for the non-Muslim and for everyone, halal is for everyone kasi it means healthy food, safe to eat, clean, the process, yan. Wala po tayo mga contamination ng pork, ganon. And byproducts of pork. Yan. Yan po yun. Kaya most of the non-Muslim, pinapatronize na nila yung halal food. Kasi yung halal food naman, sa Asian countries, kinakain natin. Dito lang sa Pilipinas, medyo nalilate tayo. Alam mo naman ang Pilipinas. Pinoy talaga, medyo late tayo lagi sa mga development. Like yung 1990, ang computer, developed na sa Europe, sa Saudi Arabia, lalo na sa US, sa Singapore, ang Pilipinas naka-typewriter pa. Pero nakahabol naman kasi we need to have a globalization strategy. Kasi hindi ka makaka-link sa international kung hindi ka globally competitive. O, hindi ka nakaroon ng Asian integration. Yung mga ganun. So, yun. So, yun yung sample ko lang. Sa halal naman, alam mo, tayo, sabi nga ni Secretary Mon Lopez, nakakurot lang tayo ng konti. Wala pa. Hindi pa tayo nakaka-take off sa halal. Ang laki ng industry po. No? Kaya nga, tayo, being a business consultant, specifically for marketing and franchising, tayo po ay nandito at calling siguro natin. Actually, matagal na tayo rito. 10 years na eh. For 25 years kasi, tayo ay na-involved sa ISO certification, computerization. Siyempre, yun yung ating mga unang venture, franchising, yung mga some of the successful dinevelop nating concept at some of the tinulungan natin ng mga franchisor and other marketing consultancy na hindi na natin kailangan ipagyabang yon, di ba? Pero ngayon, siguro, sabi ko nga, calling po, tayo po ay nandito ngayon na tumulong para sa industry nito na growing industry, growing at nasa infancy stage pa ho. Kaya itong mga OFW natin, nakakampi, syempre marami po naka-deploy po doon sa Muslim area sa Middle East. Uy, ingat po kayo ngayon ha. Medyo, ang balita ko, medyo nagkakainitan po dyan. Pero, alam niyo naman na ngayon, hindi na yung uso yung mga ganong ano eh, pinag-iisipan natin ng mga araw. Iba na ngayon ang ano eh, ang labanan. Economic war. Ganon na ngayon. Oh, ganun na. Iba na yung war ngayon. Pero anyway, tuloy ang buhay kasi alam mo, you will never know. Hindi naman natin hawak ang ating digdig. Biyahin natin sila, malayo naman tayo. Siyempre, isipin natin, life must go on. Tuloy lang tayo. Alam mo naman, marami namang ganyan lagi. Gulo-gulo, miski saan naman panig ng lugar, bansa, may ganyan.
Pero kung papansinin mo yan, walang mangyayari sa buhay natin pare-pareho. Magugutom lang po tayo. Tuloy lang hanap buhay, tuloy lang negosyo. So tayo po, mabalik tayo sa topic natin, halal franchise industry. Ano ba itong halal franchise industry? Sabi ko nga, ang halal, malawak na industries. From farm to plate. Imagine nyo, from the farming, from the logistic and warehousing, from the supply value chain, o yung store, then after that, yung hotel and restaurant, ang dami, manufacturing, food and non-food, exporting, di ba? Ang dami pong halal eh. So, ganito po yon yung halal franchise industry po. Sinasabi ko, ang franchising, generally, alam na po natin yan, nag-start po yan way back 1997 to be exact in the Philippines, nag-start po yan. Diyan po, siyempre nakikita nyo yung mga famous hamburger chain, famous pizza chain, famous ano tawag doon, convenience stores chain, and other restaurant chain, Mapa Chicken, Mapa ano pa ba mga ano dyan, any food na nandyan nakikita nyo, may Korean, Japanese, Chinese, di ba? Italian, yung mga ganun. So alam niyo naman tayo, we advocate the business setup na sinasabi ko, hindi ako nagmo-motivate na maging empleyado kasi hindi mo ano ma-develop siyempre yung sarili mo pag yung basta empleyado hindi mo mapoprove kasi 8 to 5 ka lang. Sabi nga nila mahirap magnegosyo, pero sabi ko mas mahirap maging empleyado kasi ang empleyado anytime pwede kang ma-terminate, hindi mo control, mapolitika ka, baka bukas meron ka ng dismissal paper, di ba? O kahit nasabi mo illegal dismissal, dismiss ka pa rin, hahabol ka ng gulo, di ba? In the business naman, control mo yung sarili mo eh. So kung ano yung experience mo o hilig mo, yun ang gawin mo. Let's say gusto mo magtinda ng taho, so magtinda ng halo-halo, alam mo hindi naman kailangan ano yung mga complicated things na itatayo mo. Marami akong kakilala, actually may siomay franchise akong tinulungan, may shawarma, may soft ice cream, siopaw, squid bowl, ano pa ba, mga rice topping, rice meal, ganun lang. Tayo naman mga Pilipino, siyempre naghahangad tayo na, uy, gusto ko magkaroon ng yung hamburger chain na yan. Yan ang ano eh. Pero ang reality, siyempre, hindi mo naman kayang bilhin yon. Ngayon, kung magtatayo ka naman ng sarili mo negosyo, yun na nga po, yung trial and error. Di ba? Kahit sabi mo magaling ka, pero minsan kasi ang isang taong magaling, may isang alam lang na parte yan eh. Yeah, whether you're a operation man, whether you're an admin man, whether you're a marketing man, or a salesman, or magaling ka sa accounting, magaling ka sa production, advertising, hindi mo masasabi lahat alam mo eh. 'Di ba? So halimbawa, na sample, nung nagtatrabaho ka for 20 years, 30 years, 'di ba? Ang trabaho mo bangko. 'Di ba? Nasa banking ka. Tapos sa bangko, siyempre ang daming position. Sabi mo na na-achieve mo yung managerial status, di ba, from the ranks. Pero depende pa rin yun kung anong department ka. Kung from the ranks, o kaya nagtalon-talon ka, siyempre, bangko yon. Ang bangko kasi, kung tutusin, merong segmented na work, di ba, flow. More on banking and finance yan, di ba? So may marketing din naman yan. Pero siyempre, industry ng bangko yan. Biglang, siyempre, nag-retire ka. Ano ngayon industry papasukan mo? Tatayo ka ng bangko? Nako, hindi pwede ganun kadali yun. Kasi you need capital. Yung retirement pin mo, hindi enough to buy a bank, existing bank, or to set up a bank. Anong papasukan mo? Diba? Gusto mong pumili ng multinational burger chain, franchise. Hindi mo rin kaya kasi it costs millions of pesos, di ba?
baka hindi ka pa pumasa dahil capacity to operate aside from the financial capacity. Ngayon, ang gagawin mo naman, mag-iisip ka, ano kayang papasukan ko? Alam ko na. Gusto ko magtayo ng sariling karinderya. Sari-sari store. Yun. Ganun lang naman ang negosyo ng Pilipino eh. Sari-sari store, karinderya. Huwag na tayo mag-inarte. Tinda ng ulam. Diba? Kasi yun lang, may kaldero ka, may kalan ka, dati ka naman nagmahilig magluto dahil niluluto mo sa mga pamilya mo. Agahan, tanghalian, hapunan, merienda. So, yan. Okay? So, tapos, siyempre, sari-sari store. Bakit sari-sari store? So, madali kasi sari-sari store. Sa isip natin eh, di ba? Yan yung dalawang madali. Magkarinderya kasi nagluluto ka naman sa bahay. Kaldero, kawali, kalan, sandok, kutsara, tinidor, plato. Madaling isipin at bilhin nyo, kaya ng budget mo yung maliit na karinderya. Sari-sari store naman, ano ba naman yan? Istante, mamili ka sa isang tindahan nagbebenta ng wholesale product, tubig, drinks, kape, basic commodities, sardinas, sigarilyo, alak, all the bawal sa atin ng alak, bigas, chichirya, sigarilyo, bawal din naman sa atin yan. Pero sinasabi ko lang yung generic na pagsisetup. Tapos maglalagay ka ng signboard, baka bibigyan ka pa ng soft drinks, sponsorship, signboard. Sari-sari store ni Mang Pedro. May negosyo ka na. As simple as that, di ba? Pero siyempre, magbabantay ka doon. Magluluto ka dito, mamalengki ka, karinderya. Mamamalengki ka rin kung sa sari-sari store. Pwede mo rin combine yan. Diba? Ngayon, mga convenience store, hindi na nga sinasabing convenience store. It's a restaurant. Ha? It's a fast food chain. Ha? Short order chain. Ganun na, combine na. Diba? Yung sari-sari store, nilagyan ng karinderya sa loob, o pagkain, food to go, that is a convenience store. Ngayon, i-upgrade mo ngayon, yung sari-sari store mo, maging convenience store 24/7. Ang problema, siyempre, yung system, pag-aaralan mo, magta-trial error ka, hindi mo kaya naman hindi matulog, 24 hours yun. Sumunod, branding. Ano yung brand mo? Tasio Sari-Sari Store. Karinderya mo, Mang Tasio Karinderya. Selling traditional comfort food. Tapsilog, nilaga iklog, meron kang mga rice meal, may pansit ka pa siguro, siyempre may siomay ka doon, baka may siopaw ka, may sabaw ka doon, may sandwich ka, may soft drinks ka, may kape. Sa sari-sari store, ganun din naman. So, ano ang problema? Ang ganda na lang. Ngayon, pag hindi mo medyo na-market ng todya dahil maraming sari-sari store, alam mo, misa magpinupuntahan ako eh. Lahat silang hilera, no? Sari-sari store lang. Hindi. Ang business. Lahat sila doon, karinderya. So, pataya, di ba? Pasarapan na lang, pamurahan, pa-charmingan na lang. Ganun. Ito na ngayon. May tumayo ngayon na branded fast food chain. Patay ang negosyo. Di ba? Kasi siyempre, yung mga tao ngayon, thinking of brand, di ba? Alam mo naman ngayon eh, ito yung kilala ko, ito hindi ko kilala. Siguro may kakain sa'yo, yung mga tagarulang lang. Paano yung passerby? Yung dumadaan lang na hindi naman alam yung lugar, di ba? Pumunta ka, limbawa, sa Batangas, mayroon yung karinderya. Famous karinderya doon sa barangay. Pero hindi ka kakain doon, hindi mo naman kilala yun eh. Hindi mo kilala yung nagtitinda doon. Yung mga pagkain doon, medyo makikita mo, Bulalo, Batangas Bulalo. Pero siyempre, mag-aalanganin ka dahil famous ba yun? Alam mo naman ang tao eh, medyo ano yan eh, tawag doon, judgmental. Judgmental. mapang mata sa Tagalog. mapang tamang hinala. Gusto sa sikat. Alam mo naman eh.
Mami, makita ka pa, nakakotsi ka, kakain ka sa karinde, uso palang aircon. Tapos ito pa matindi. May kasama ka mga bata. Alam mo naman ang mga bata. Influential yan eh. Di ba? Yung mga bata. Doon, mama, papa, doon ako sa ano, ayoko niyan. Kasi pagkain ng matanda. Pagkain ng matanda. Wala, kasi walang spaghetti doon. Walang fries, walang burger, walang shake, walang milk tea. So, tapos ang ulam doon, siyempre, pang matanda. Ano ba yung pang matanda? Siyempre, alam mo na, may kanin, mga ano. Eh, alam mo naman mga ano eh, mga bata ayaw yan ng pangmatandang pagkain, di ba? So patay ka na, pupunta ngayon sa branded yon. So yung negosyo mo, hihina yon. Tapos tatayuan ka naman ngayon ng convenience store sa tabi, branded din, hindi pa yon. Maiba tayo do sa fast food chain o burger chain. Ano yan eh, ang dami niyan. Tatayuan ng burger dito. Tapos may famous burger naman dito, Filipino burger chain. May American burger chain. Ito pa matindi, may Chinese chain. Tapos may tatayuan pa ng chicken chain. Ha? No, may pizza chain. Oh. Ito matindi. Paano pa mabubuhay yung karinderya mo? Di ba? Tapos may tatayo pa ng maliliit na hamburger chain. Di ba? Na famous din. Franchise. Oh, kaya, paano yun? Eh, pag franchise po kasi, ibig sabihin nun, dumadami sila ng brands. So tayo, pag sanay tayong kumain dito sa isang franchise chain sa Manila, pag pumunta ka doon sa malayulang lugar, medyo kabisado mo yun, di ba? Siyempre, alam mo naman ang Pinoy, kung saan kabisado, doon siya. Oh. Ngayon, dito naman sa convenience store o sari-sari store mo, tatayo ngayon yung isang kulay green. Nako! Oh, 24 hours, ang mahal ng paninda. Pero doon kasi, ang kaibahan kasi ng convenience store, doon nahawakan nila. Ha? Tapos, professional na thing, aircon. Yung sari-sari store mo, may bintana lang noon, masungit pa yung tindera. Although nakakautang, mura. Di ba? Pero, nagdududa sila kung ano ba yung paninda mo bago. Di ba? Hindi na pinag-uusapan yung mahal o mura. Eh kaso, alam mo naman, ang gusto ng mga tao ngayon, window shopping. Alam niyo ba yung window shopping? Without buying anything. Basta, yung chismosa, di ba? Chismosa ba yung tawag doon? Yung pag-window shopping, kasama yan. Wala namang bibilin yan. Yung may bibilin, pupunta doon. Pero ito, ano lang yan eh, yung usi, ganun. Pupunta yan doon sa sari-sari store na yun. O, yun, nakikita niya. Pero pwede rin bumili yun. Hindi na tinitingnan yung presyo. Di ba? Ang titingnan nila, uy, ang ganda nito, lalo kung ililibre siya. Tapos, halimbawa, gabi na. Di ba? 9 o'clock, 10 o'clock. Eh, sarado ka na. Di ba? Hindi ka naman 24 hours. Eh, sila, 24 hours. Di ba? Ang liwanag ng store. Papasok ka doon, may magigreet pa sa yung guard. Tapos naka-uniforme. Sumunod, kompleto. Alam mo ngayon, may isang convenience store, kompleto na, parang nasa grocery ka na. Hindi lang yung mga delata, tubig, hindi lang yung mga chichirya, drinks, hindi lang yung meron ng manok, may iklog, may tinapay. Yung mga tinapay nila, alam mo, fresh. Tapos yung mga meat products, so, may gulay pa. Meron pa mga sibuyas, kamatis. Parang may bahay kubo na doon. Kantahin mo yung bahay kubo, meron na sila doon. So, paano ka ngayon makakalaban doon? Sumunod, tatayuan na naman ng isa pa. Kasi ilan yung convenience store franchise na yan? Mayroong kulay berde, may kulay pula, may kulay dilaw, meron pang isang, ano, mga lima average. O, ang matindi dyan, kanto-kanto sila magtayo. Di ba? Kabilang kanto, meron. Nako, tingnan mo, wala. Actually, talaga ang intention yan to eliminate the sari-sari store, the traditional sari-sari store. Yan. So, yung pumatay sa'yo, siyempre, branding, di ba? Parang yung araw sa Baguio, at saka dito sa Recto, di ba? Yung mga famous movie houses. Bata ako, dyan ako nanonood. Ngayon,
May nanonood pa ba ng sinihan doon? Wala na. Doon na ngayon sa mall, di ba? Doon na sa SM, Robinson, di ba? Doon na ngayon. Kahit ang mahal-mahal ng sine. Tapos may oras. Pagkatapos ng palabas, lalabas ka na. Nung araw, pwede kang matulog eh, sa sinihan. Eh. Di ba? O, tuloy-tuloy lang. Walang magpapalaya sa'yo. Ngayon, hindi. Pag nanood ka, alis ka na. Pag natapos mo, pwede na umpisa mo, hindi. O, medyo kaya naintindihan mo, hindi. Kasi nung araw, nakuulitin natin, gusto kong maintindihan, hindi ko naintindihan. Uulitin mo. Yung iba naman, natutulog na doon. Ako, ginagawa ko, tulugan ko dati. Kasi mura lang sini noon. Ngayon, ang mahal, di ba? So, ganun. So, nagbabago mundo. Eto na ngayon. Noong 1997, nag-start yung franchising. Di ba? So, mga Pilipinong araw, mga OFW, nagkaroon ng recession, nagkaroon ng retirement, early retirement, di ba? Yung redundancy. Ano itatayo ko negosyo? Gusto ko man yung malaking hamburger chain. Gusto ko man yung Chinese chain, franchise. Gusto ko man yung pizza chain, restaurant chain. Hindi ko naman kaya. Kaya nauso po yung mga micro entrepreneur franchise concept. Yung food cart lang, kiosk. One product to 10 product, pwede na. Siopaw lang. Siomay lang. May variation lang. May chicken, may beef, di ba? Iba may... Siyempre tayo, hindi natin pinapromote yung may pork. Di ba? So, mayroon pang mga ice cream, di ba? Sawarma, may mga rice wheel, topping, stop silog, ano pa ba? Yung mga andaming drinks, mga merienda, French fries, ha? Ang dami. O yan, yun, pinasok ngayon ng ating mga OFW kakampi noong 1997 at nasanay na sila ngayon na every time magtatayo sila ng negosyo, ayoko na ng sakit ng ulo. Merong franchise fee, babayaran ko yan, may sistema sila. Yung sistema na yun, susundin ko o hindi. Pag hindi ko sinunod, may failure rate ako. Diba? Para ako nag-trial and error, diba? Pag tinignan mo, bah, simple lang naman itong franchising eh. Oh, kaya nga po ang franchising, pag binasa nyo, very simple. Di ba? Parang iniisip mo, ito ba yung binayaran ko? Ito ba yung franchising? Parang ang dali-dali lang. Simpleng-simple. Alam nyo po, marami akong na-encounter for more than 20 years. Ganyan lagi ang panlalait. Panlalait ng mga nagpa-franchise. Being a franchise consultant. Sabi ko nga sa kanila, anong gusto mong gawin ko dyan sa operation manual? Anong gusto mong gawin ko dyan sa concept na yan? I-complicate? O di, wala mangyayari. Di, napakahirap i-operate. Kasi pag kinomplicate mo ang isang operation manual o operation o system, hindi na yan franchise. Kasi ang purpose nga ng franchise, kahit siya hindi nakatapos ng masteral degree o business management, hindi college graduate, hindi siya accounting graduate, hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong mag-serve, ha? Hindi siya marunong mag-accounting, hindi siya marunong mag-map, mag-janitor. Kalo mag-janitor, hirap nun, baka hindi mo mapag... Yung mga batang yan, mga service ko, baka hindi nga nagbawali sa bahay yan eh. Hindi nagsasaing, baka hindi nga marunong magsaing, hindi na marunong magprito. Hindi marunong mag-cashiering, yung accounting. Pag hindi ka nung araw accounting graduate o may background sa accounting, baka hindi ka pwede sa kaha. Kung hindi ka marunong magluto o hindi ka graduate ng culinary, baka hindi ka pwede sa kusina. Ha? Ngayon, magugulat ka. Marunong magluto ng pizza. Marunong magluto ng spaghetti. Di ba? O may mga top silog. Burger. All the prito lang yon, di ba? Pero kagawa ka ng hamburger, patties. Paano yon? Hindi na. Ginawa nga sistema dyan. Nakaready na po lahat yon. Tapos, iinit, piprito, re-reheat, tapos may mga automation. Automatic po yung mga gamit nila doon.
Ganun po yung franchising. Sinisimplify po yun. Hmm. Ngayon, nako, meron tayong music ha, para may Chinese. Ah, hindi. Yung kay Direk pala yun. Kala ko, may Chinese New Year na eh. Katatapos lang ng New Year. Happy New Year nga pala. Siyempre, mukhang maganda ngayon. Ha? Although leap year ngayon, 366 days. Kasi ang February, pag leap year, may 29. Kaya dati, meron akong kababata, every 4 years nagbe-birthday. Kasi lumalabas lang ang February 29, every 4 years. So, pag sinabi, oy, ilan taong ka na? 4 years old. Ba't ang laki-laki mo na? Eh, in reality, pag binilang mo yung yearly noon, kasi pag nag-birthday siya, every 4 years eh. O, di 16 years old siya, pero in actuality, nagbe-birthday lang siya every 4 years. Kaya 4 years old, multiply by 4, 16. Nakakatawa, di ba? Pero yun, 2020, ang ganda ngayon dahil vision, clear vision ang 2020. So, matuloy natin yung franchising. So, yung franchising, yun yung mga nung una na hindi nakakaintindi na mga na bumibili ng franchise. Sumunod, kala nila pag-franchise, uupo na lang sila. Kasi yung franchisor, yung parabang sila na magtatrabaho. Hindi po. Actually, the franchisor will guide you, will assist you. Pero in the local operation doon sa actual, syempre, tutulong po kayo doon kasi kayo yung nasa ground, yung nasa, kayo yung legwork eh. Hindi na, kala nyo, automatic, remote control at magiging successful. Hindi po, tatrabaho pa rin po kayo. Ang maganda lang po dito, medyo na-eliminate na yung trial and error. Pag ginawa nyo to, sasabihin ng franchisor, nagawa na namin yan. Kung tingin mo hindi magiging successful, tingin mo lang yon. Kasi kami, ginawa namin. Iba yung tinignan lang. O kaya yung gut feeling. Di ba? Feeling mo lang yon. So kami, ginawa na namin yan. Namura-mura na kami dyan. sorry for the word. Nadapa-dapa. Nahirapan na kami dyan. Nagkadalugi-lugi na kami dyan. Lahat na ng kahihiyan inabot namin para magawa namin yan. Ganun po ang franchising. Ngayon, para syempre, yung mga inexperienced sa franchise, medyo ano yan eh, hindi nila matanggap na sila, walang alam. Pero kailangan kasi, nasa pagtanggap yan. Ako sinasabi ko sa mga franchise applicant, kaya ka bibili ng franchise, ayaw mo na masyadong mag-isip. Diba ngayon kung mag-iisip ka, kailangan coordinated doon sa binila mo ng franchise. Kasi tuition fee, nagbayad ka, the franchise fee. Sumunod, supply. O saka kukuha ng supply, isip mo. Parang yung supplier na yan, ganun. Isip mo lang yon. Kasi nga, ngayon pwede ka naman mag-create ng supplier pero subject for approval. Kasi syempre, meron tayong mini-maintain na uniformity. 'Di ba? Yung ating supplier, 'di ba? Ma-credit, ma-check natin kasi mamaya magkaroon tayo ng problema, masisira yung brand ng franchise. Kayo, yung store nyo, yun lang ang store nyo. Pero kami, ang dami pa naming branches na franchise na it will affect na magkakaroon ng epekto sa total operation. So kung ininvest nyo ito lang, kami, itong investment namin, more than your investment. Sumunod, the concept na idea is priceless. Hindi mo pwedeng tawaran yan, hindi mo pwedeng kutsain yan. Kasi, sabi mo, mukhang madali. Kaso, hindi mo pa nagagawa yan. Kami, na-set up na namin, nagkaroon na kami ng failure, nagkaroon na kami ng success. At saka siyempre, bago mo magawa yan, magdadaan ka muna. Kami, ako, bago ko nagawa yung tinatawag natin yung One Halal Convenience Store, hindi naman yan basta inisip ginawa. Diba? Maraming nga nag-iisip na nagme-message sa akin. Naisip ko na yan pero hindi ko magawa. Buti ko nagawa mo. Kasi nga, ito, modesty aside, ang background po natin, siyempre, matagal din po tayo naging empleyado. Sumunod, nagnegosyo po tayo at the age of 20 plus. Siyempre, ang unang negosyo natin, more on, sabi kong IT.
So business, tapos yung ISO certification, collaboration with the supplier, bago na itayo natin yung isang franchise concept. Franchisor po tayo. So hindi lang ho isang franchise na successful modest side ang natin na itayo. Eh, sa akin, sabi ko, yung tatlo, famous yun. Ayoko na nang banggitin. Meron pong rice mill yan. Meron ding mga siomay-siomay. So, graduate na po tayo doon. At marami po tayong na-develop na franchise na tinulungan. Although, siyempre, may bayad po tayo doon being a consultant. Professional people yun eh. Hindi naman po pwedeng libre. Anything free. Eh, baka walang value. So, parang hindi mo binabaluhan naman yung sarili mo. Take note. Ano yan, pinag-iisipan yan. Ang binabayaran dyan, yung experience. Diba? Yan, kung gusto mong makalibre, magsarili ka. Diba? Libre. Pero it will cost you more. Kasi sa akin, I can tell you na ito, pinagdaanan ko yan. Kapado ko na yan, tingin ko lang eh. Yung nga lang, syempre, yung iba kasi, nagmamagaling. Diba? Mahirap magmagaling. Ako nga, sabi ko nga, still learning, di ba? Pero ako, siyempre, naku-compare ko yung past experience ko sa ginagawa ko ngayon. Para bang meron ka ng template na pwede mo ikumpara? Kasi pag wala kang pagkukumparahan, wala kang pwedeng ma-analyze eh. Alam mo, ang business may analysisyon yan eh. Di ba? Hindi pwedeng inisip mo, okay na. Siyempre, pag sabi mo, ayoko sabihin to sa iba, baka makopy. Diyos ko, alam mo ba, sa business eh, ano bang hindi pwedeng kopyahin? Lahat pwedeng kopyahin. Yung nga lang, siyempre, it's a matter of implementation. Di ba? O, sample, bibigyan ko kayo. O, may ginagawa kami ngayong lechon manok or roasted chicken franchise. Bukod doon sa One Halal convenience store natin na everything inside is halal certified. O, so, ano ngayon yun? O, yung lechon manok o roasted chicken in sa community natin ng Muslim, kasi siyempre ang lechon manok pertains to baboy, pero siyempre generic po kasi lechon manok na pinag-uusapan pag Pinoy, lechon manok, hindi mo masasabi roasted chicken, di ba? O, roasted chicken English yun, lechon manok parang generic, di ba? Pero sa halal kasi medyo may mga words kasi na hindi pwedeng gamitin, di ba? Sample, roasted chicken and lechon manok. So magkaiba po yun. Lechon manok, yun yung may baboy. Yun yung sabi nila, traditional word na business. Pero nakita nyo, ang daming lechon manok, ang daming convenience store. May successful, merong hindi. Kasi nga, nasa implementation and strategy po yan. Nasa branding, nasa niche market, merong kanya-kanyang tinatap. Pinag-aaralan po yan. Ngayon, sa mga ordinaryong mamamayan na hindi nakakaintindi, sorry for the word, akala nila pare-pareho. Diba? Akala nila pare-pareho ang negosyo. Pag nagtayo ka dyan, pababayaan mo, mag-grow na yan. Hindi po ganun yan. Marami pong aspetong involved para mag-grow ang negosyo. Siyempre, nandyan. Marami, lima yan eh. Ikaw, di ba? Yung seller, yung supplier, di ba? O ano pa? O yung mga empleyado mo. O ang dami-daming involved eh. Naku, meron, ang dami kong babasahin. Parang ano, ang liit ng sulat ni Direk. Ano ba itong sulat? Ano ba ito? Lahat ba ito? Ha? Comment. O yun, comment. Basahin natin ito, comment. Ay, o ito. Hello po, sir. Uy, si Direk de Guzman pala to. Kala ko kung sino. Ay, hello. Happy New Year. Tapos si Bell. Nick Pumar ba to? Yeah. Good morning, sir. Abaya. Wala si Tito Nel. Mamaya po siya. Kasi usapang halal po to. Meron pong show mamaya po after 11 to 12 po kasi ako, usapang halal. Mamaya po, kasama ko po si Tito Nel, ang poging-pogi si Tito Nel, yung po ay another show po yon.
Yung one way to success, business show po yun. Ito more on halal business show. Ayan. Nahalap si Tita din. Namimiss nyo ha. Ayan. Dalawa po kasi ang show ko for your information. Ayan. Ayan. Complete nga convenience. Makakuha ba ng libre doon? Ano ba yun? Sa totoong buhay, totoong bahay, ano to, kubo, libre na sure ka pa na fresh ito sa bahay. Parin ako. Ang ganda ng comment, bahay. Tama naman po yan. Pero syempre, alam nyo, minsan walang bahay kubo dito sa ibang lugar. Ayun. Sa totoo lang, kanya-kanya namang ano yan. Market, di ba? Sinasabi ko kasi yung generic. Ang sinuturo ko po dito, ang idea na sinasabi ko, kung magninegosyo kayo, pag-aaralan nyo mabuti. Di ba? Ngayon, pag nag-franchise naman kayo, na yun nga ang tinuturo ko, more than sa magtatayo ka, mag-eksperimento ka, sa franchise po, medyo may laban ka. Kaya ngayon, sabi niyo si Ismail, ano naman yung halal franchise industry? Sabi ko nga po, for 25 years, nasaturate po ang industry ng halal. Ng franchise. Pati ako naguguluan. So, yung franchise, ang dami na po yan. Kikita nyo, maliit, malaki, medium, di ba? May milk tea, mayroon burger, siomay, siopaw, etc. etc. Ang dami, di ba? Ngayon, ano itong niche market na biglang nagkaroon ng industry? Parang nung araw, walang IT industry. Pumutok po yan. Diba? Ngayon, iba-iba na. Lahat na marunong sa computer. May school, merong programming, merong kung ano-ano about IT. Ngayon, ito nga yung halal franchise industry. It's a growing industry, ha? Na ititinda mo doon sa paninda mo yung concept mo halal. Sample, lechon manok. Di ba pag nakita mo yung lechon manok franchise, may liempo. Sumunod, hindi po halal yung mga chicken o tsaka mga paninda nila. Sumunod, yung store nila hindi halal, ha? Kasi yung ang halal po kasi more on the cleanliness, the process of the food, 'di ba? Hangga sa finished product. Sumunod, yung legality po kasama po sa halal. Marami po diyan mga fly by night o kaya yung mga titinda nila hindi legal, hindi po halal 'yon. Sumunod, yung mga pasahod nila sa mga empleyado hindi legal, 'di ba? Yung mga basic mandatory benefits wala. Yung mga ganon. So, sa halal po kasi, like sa lechon manok, okay, yung manok po natin halal. Sumunod, iluluto po yan, the halal way. Ngayon, pag sinabi yung halal, saan galing yung chicken? Kinatay po yan ng isang Muslim, practicing Muslim, may process po yung pagkakatay niyan. So, pag dinila po yun sa tindahan, hindi yan pwedeng i-process na maging mayroong contamination ng pork. So, iluluto siya. For sure, manok lang luluto natin. Tapos, yun po yung franchise ng halal. Meron po tayo niyan. Alice, lechon manok, or roasted chicken. Sa siomay, meron din po tayo niyan. Sa siomay, yung mga gusto ng healthy siomay. Healthy chicken, sinabi ko na walang liempo. Rotisserie po ginagamit natin. Walang uling kasi yung uling nakaka-cancer po yan. Sumunod, sa siomay, wala po tayong pork siomay. Hindi po yung dahil kumuha ka doon sa siomay factory ng isang gumagawang Chinese dyan na, o Pilipino na gumagawa ng siomay pero hindi siya halal certified siomay. Ibig sabihin nun, yung processing plant niya, may pork. Tapos, o-order ka, beef lang o chicken. Wala kang pork na o-orderin. Halal siomay na po ba yun? Hindi po. So, from the source, yung proseso po niya, sila certify.
bago pag diniliver sa atin po, siyempre, halal siomay po yun. Get? Get? Ayan. Ganun po yun. So, sa drinks din naman, let's say, kape. Oh, kape. Meron po tayong na-meet na Maranao Coffee. Kapeta po yun eh. Advocacy po yun. From Marawi, yung coffee. Naku, napakasarap po. Oh, ang bango-bango, healthy, natural, sarap. Tapos, nakakatulong ka pa doon sa industry at saka mga kababayan natin sa Marawi. Kasi siyempre, nagkaroon sila ng Marawi seed, maraming na-displaced, maraming nawala ng kabuhayan, mga pamilya, mga hindi alam kung saan pupunta. Biro mo, na-wipe out yung area nila. Para kang doubling na sunugan. Kasi nasunugan, nandun pa nga yung mga ibang gamit minsan, hindi naman nasusunog lahat. Kung nasunog man, nakakabalik ka kagad within a year. Eh ito, ilang taon na. Hindi nga nila alam kung nasan yung bahay na. Sumunod, ayaw pa sila papasukin doon. Kasi kinukordon yun, inaayos. Ayan, mamaya, yung naghahanap kay Tito Nel, nandito na po yung poging-pong si Tito Nel. Mamaya po, meron po tayong one way to success. Ayan, inahanap ka, Tito Nel. Ayan, tuloy ko. So, yung mga 25 years ago, wala pang internet, marami tayong mga kababayan from the Middle East. Tinda-tinda lang, nigo-negosyo lang kahit merong port. Oh, meron pa ako nabentahan nun. Bumili, kasi meron pa tayo, hindi pa tayo converted nun. Hindi pa tayo na ano, bumili ng, ano tawag doon? Yung haram prada. Pero ngayon, because of the internet, social media, hindi na sila pwedeng bumili ngayon ng hindi halal business. Di ba? Eh lalo na ngayon, nagkakaroon ng problema sa Middle East, nagkakaroon ng Saudization, nagkakaroon ng medyo mainit na bangayan dyan. So, yung iba, parang gusto ng uwi. Ngayon, anong gagawin nila sa pera nila? So, hindi naman nila kaya bumili ng multinational business o franchise. Gusto man nila mag-franchise, kaya nila ito lang. Pero, syempre, hindi lang pera yon. Kailangan pasukan din nila yung halal franchise business. Yung po yung industry ngayon na growing. So, ako naman, sinasabi ko to being a franchise consultant, na yung mga potential supplier, marami po kasi mabibenefit dito. Hindi lang po ako o kami. Lahat po tayo kasi makapagbigay tayo ng hanap buhay, number one, para sa pamilya natin. Ngayon, hindi ka matatakot na hindi ka na nakapag-abroad, yung naipon mo, maitatayo mong business. Ngayon, let's say, sample, bumili ka ng Alice roasted chicken, 'di ba? O ilan matutulungan mo doon? 'Di ba? Yung producer, yung gagawa ngayon ng farm, chicken, sumunod yung magkakatay noon, sumunod yung supplier ng rotisserie, sumunod yung mga gumagawa ng signage noon, sumunod yung mga empleyado na magluluto ng chicken, sumunod yung community na healthy. Community, Muslim and non-Muslim. Siyempre, chicken, lahat naman yan kinakain ng lahat ng tao. Ang kagandahan yan, healthy po yung bibili nilang lechon manok. Oh, di ba ang dami nag-benefit? Sumunod, bakit po yan ang ginagawa ngayon ng One Halal Global Consultancy? Kasi po, ang mangyayari po kasi, yung industry po ng halal, ang tagal ang development kasi siyempre yung mga multinational nag-e-export na, producer. Ngayon, ito naman mga restaurant at hotel, siyempre meron pang board meeting yan, meron pa mga partnership meeting, mga investors meeting, bago sila maging Muslim friendly tourist destination establishment. Ngayon, ang ginawa po natin, we work silently as a NGO, non-government organization, in partnership with the government, nagkaroon tayo ng initiative na i-set up itong convenience store. Franchise po yon. Another po, tinatayo natin yung maliliit na franchise na food. Unahin po natin yung food. Kasi syempre, pag dinevelop natin yung, meron po kasi tayong isa pag ginagawang concept, yung halal tourism. Sa halal tourism po kasi, syempre, kayo naman nun, di ba, nagtuturo kayo, local, international.
Pag nagturba kayo, hindi ba kayo nagugutom? Hmm. Di ba? Siyempre, pag merong local tourist, pumunta ng Palawan, pumunta ng Cebu, pumunta ng Pampanga, o ano ngayon ang gagawin nila? Pag ano, naglakad-lakad ng konti, nagugutom. Eh, anong kakainin nila kung walang halal food? O, tapos itong mga Middle East OFW natin, kakampi. Di ba? Pag umuwi dito, naku, nasanay na yung kumain ng halal food. Sawarma, roasted chicken, or roasted chicken. Tapos mga hindi na kumakain ng pork. Di ba? Maghahanap na ngayon yun ng mga biryani. Di ba? Eh, saan kakain yan? Di ba? Kasi pag matagal ka na hindi rin kumakain ng pork, eh, parang sanay ka na rin. Eh, di ba? Pag may pork, parang, naku, ayoko nang, lalo na ngayon, may mga swine fever. Di ba? O, di ba? Alam mo, nung bagong taon, ha, buy one, take one yung isang famous brand ng mga hamon-hamon, ha? Naku, nagulat ako, ha? Buy one, take one. Pero wala na masyadong bumibili pa rin. Kasi, syempre, bukod sa mahal, eh, health conscious na mga Pilipino. So, doon na ngayon nagiging, ano, na kukonek ngayon ng halal. Hindi na po yung Muslim food. Halal is for everyone and healthy, clean, safe to eat. Sample, punta tayo sa farming. So, yung organic farming, natural farming, yan yung isang basic procedure para maging halal farm yung halal vegetable livestock. Pagdating doon sa mga chicken, syempre, yung mga pinapakain doon, mga walang pork, derivatives, di ba? Tapos yung mga kambing. Ano bang kinakain ng kambing? Damo lang. Malinis, damo, di ba? O yung baka, damo lang. Kaya yung mga baka, ang sarap, healthy yan eh. Yung rabbit, damo lang. O, di ba? Rabbit po, halal po yan, kinakain po yan. Very healthy. Sumunod, yung warehousing, kailangan hindi madumi. Siyempre, wala rin pork doon. Yun po inaayos ng One Halal Global Consultancy. So, ganun po. Ang in-encourage ko po dito, yung mga future investor na gusto tumulong sa One Halal to help the community, franchise po na halal ang ayusin po natin. So, pwede nyo kaming tulungan. Pwede kayo maging supplier. Maging supplier kayo ng siomay, chicken, rice. Tapos yan, meron tayong commissary naman yan. Meron tayong convenience store na One Halal convenience store dito po sa Pampanga. Oh, malapit na po natin i-open yan. Ang balita ko, February 14, araw ng mga puso pa. Kasi inaayos po namin. Tapos na po yung store. Pero siyempre, kinukonsolidate na po namin yung mga supplier. From rice, drinks, fresh fruit drinks, mga water, mga dilata, mga processed meat. Tapos may rice mill po tayo doon, ha? Kasi may lechon manok po tayo doon, or roasted chicken. So, ikakat po natin yan ng quarter. Meron pong rice. So, para may makain na po kayo, just in case meron kayong activity, gusto nyo kumain ng halal chicken rice. Meron po ang One Halal convenience store sa Pampanga. And hopefully, makapagtayo tayo this year ng 10 store sa mga tourist destination. Kaya yan ang hinihingi kong tulong sa mga nakakarinig dito na kayo po tumulong sa community to develop the halal industry through franchising. Whether you want to put up the store or you want to be a supplier, pwede po yan. Maliit, malaki, na tulong, okay po yan. At ito pong ating usapang halal, ginagamit po natin to create halal awareness. Ayan. Ayan, may mga mabait naman tumutulong sa atin para matuloy natin to. At nga pala, naghahanap ako ng co-host. Pwede kayo yung sponsor, pwede kayo maging co-host ko. O pwede rin naman pag-usapan natin kung anong-ano. Pero gusto ko po kasi sana yung babae ang co-host ko para iba naman ng pananaw. Siyempre, iba rin ng mga ano parang iba rin. Siyempre, maganda yung may co-host ka. Misa kasi wala ako, di ba? O yun. Mamaya, ha? Huwag yung iwanan, ha? Mamaya, meron kaming one way to success. Makikita nyo na ang poging-poging si Tito Nel na hinahanap nyo din sa usapang halal. Misa, gigess ko nga si Tito Nel kasi si Tito Nel, ang mother niya, ito ha, tatanungin nyo,
Ano bang brother Ismael, ano bang maitutulong ko dyan sa halal na yan na industry? Alam nyo, eh, kasi marami akong inoorient, pumunta akong Palawan, pumunta ako ng other areas, pumunta akong Lawag noong nakaraan. Eh, iniisip nila, ano bang ipoproduce kong halal product? Di ba? Nagulat sila. Eh, kasi iniisip nila, mga Pakistani food, Saudi food, di ba? Arabic food. Hindi po yun. Hindi naman natin pagkain po yun eh. Di ba? Yung biryani, ano ba yung Pakistani food yan? Yung shawarma, hindi naman natin pagkain yan. Alam nyo, pwede ngang banana queue. Yung siomay, Chinese food po yan. Di ba? Siopaw, Chinese food. Actually, wala pa siopaw. Siomay, meron na. Dati, nung last year, isa lang ang supplier namin ng siomay. Ngayon, apat na. Dumadami na. Yung mushroom chicharon, isa lang dati ang halal certified. Ngayon, yung medyo dumadami na. Ha? Yung mga kalamansi, dati isa lang po yan. Ngayon, marami na akong nakita. Di ba? Yung mga kamote chips, banana chips, meron na pong halal certified. Yung mga sichirya. Ha? Eh, ito, City Tunnel, meron po yan negosyo na partnership namin. Atsara from Bustos, Bulacan. Yung mga atsara, gugulat sila. Atsara, Pilipino po ang ano yan. Eh, parang yan pong panlaban natin sa kimchi ng Korea. Di ba? Atsara. O, oh, yan. O, oh, ano pa? Sa Baguio, meron tayong kinerate doon. The purse, strawberry jam. O, oh, yun nga, sa Bustos, Bulacan. The purse, atsara. May kumopia na nga eh. O, oh, dalawa na, dati wala akong makita ang atsara eh. Ngayon may atsara na rin, isa akong nakikita ngayon sa social media, halal certified. Ba? Tindi ah. Oh, yun. Eh, ganun naman eh. Dumadami na. Oh, ngayon, isipin nyo, ano pa ba? Pumunta akong La Union, meron doon nag-iisip na yung halo-halo niya, ipahalal certified. Oh, halo-halo. Para pag may pumuntang mga tourists, di ba, alam nila, clean, healthy, yung halo-halo nyo. Hindi ibig sabihin na paghalal yan, Muslim po. Hindi. Eh, lahat naman kumakain ng halo-halo. Di ba? Oh, strawberry jam. Oh, alam mo na yung strawberry jam na ginawa na yon, organic natural farming yung strawberry, di ba? Sumunod ang ginamit doon eh yung sugar, eh hindi yung white sugar or unhealthy sugar, di ba? O ganun po yon. So kung health conscious kayo, lalo sa ibang bansa, bawal na yung matamis doon, bawal na yung merong maalat. O, oh, ganun na po ngayon ang labanan eh. O, oh, health conscious na tao. O, oh, nga pala, binabati ko nga pala si Dr. Tamayo. Thank you po sa pag-sponsor niya sa amin sa Lawag. So, last 3 minutes na. Ano pa ba sasabihin ko? Ayan na lang po, mingin nila po ko ng tulong. Parang awa nyo na po. Para masuportahan po namin yung advocacy namin. Itong halal awareness. Hopefully, makapunta kami ulit ng Palawan, Lawag City, Baguio, La Union, yan, Mimaropa. So, sumunod tong Lipa, Batangas, Cavite. Marami po tayong gagawing halal awareness dyan para makatulong po tayo sa mga growing micro-entrepreneur na this is an untapped market. Ito yung opportunity na pwedeng niche market na pwedeng, kasi pag nag-create ka ng product ngayon eh, pag wala kang niche market, baka hindi ka makakompete, baka hindi ka maging sumikat, hindi ka maging sustainable. So napakarami, lahat ng produkto ngayon na-create na, kaya kailangan mag-isip ka ng uy, ako lang ang ganito, ako lang yung ganyan, di ba? Yun na sikreto sa negosyo eh. Mauna ka man lang. Talagang may mangungupya. Wala makakalam mo naman Pilipino. Dakilang mangungupya. Nga lang, pag nauna ka, iba pa rin yun. Ayun. So, yun. Ay, 12 to 1 po ha. Nandyan po yung One Way to Success. Andyan po yung partner ko na poging-pogo, si Tito Nel. So, paano po yan? Sa mga kakampi po natin, OFW, ingat po kayo dyan sa Middle East. At kung gusto nyo po magnegosyo, eh, kontakin nyo po si Ismael Abaya through my messenger or this through Kakampi Online. At syempre, magkatulungan tayo. Kung hindi man kayo mag-franchise o mag-invest o makatulong man lang,
eh, pwede rin kayo matulungan ko sa pagpuproduce ng produkto to be a supplier. Or, para makatulong kayo, tulungan nyo na lang po yung ating community na bumili po kayo ng mga paninta na healthy food o halal food. So, ganun po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Shukran. Thank you.